Dinepensahan ni Manila Vice Mayor Isko Moreno ang pinatutupan na daytime truck ban sa lungsod. Sa gitna ay ng pagbatikos dito ng grupo ng mga trucker. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Trade and Commerce, bagya pa silang nagkasagutan ni Alberto Swansing na direktor ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. The trucking rates went haywire when the truck ban was implemented in Manila. Why? The period of engagement went longer. He's lying. That kaya tumaas yung presyo ng trucker's fee dahil sa truck ban ng Maynila. Why is he lying? Hindi pa po ko pinapanganak, may truck ban na po. Sa kabila ng sagutan, nanda naman daw ang lokal na pamahalaan ng Maynila at ang grupo ng mga trucker na magtulungan. At the Power of Trade and Industry naman, may mga ginagawa na raw hakbang para paluwagin ang mga pantalan. Pero para sa Philippine Economic Zone Authority, pagtaguyod ng panibagong port ang pangmatagalang solusyon.